Yan, magandang gabi mga kalapatids. Nandito tayo sa aking paraiso para magkondisyon ng mga kalapati. Yan. Dilim, no? Madilim kasi dito, bukid dito. Ito talaga ay bukid, literal na bukid mga kalapatids, mga kakwento. So, gaya na sinasabi ko sa inyo, ito ang ating routine. After ng office, diretso sa ating loft. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ating mga ibon. Yan. Kasi, kailangan nila tayo. Kailangan bigyan natin sila ng supplement para sa kanilang lakas. Yan. So, kunin natin ang ating ibon. Ayan, may konting liwanag na. Nasaan ang liwanag? Ito na. This is my daily routine pag may karera. No? Kunin natin ang ating mga ibon. Ayan na si the sister of Mount 37. Ito naman ang anak ni Lucky 9. Ayan. So, yan. Dali natin siya, sila sa liwanag. Sa aking bahay. Para subuan sila ng mga supplements. Ayan. Balik tayo dito sa aking abang tahanan o kubo dito sa bukid. Okay, so good evening once again mga kalapatid sa mga kakwento. Welcome to my humble home dito sa San Felipe, La Union. San Felipe, San Juan, La Union. And dito po tayo para i-monitor, observe yung physical condition ng ating ibon, ng ating dalawang BOTC bird na ilawan. Yan. Complain ka lang, complain. Hawakan ka lang saglit eh. Yan, so nakita natin, ano, nakapa natin na medyo mabuto pa rin yung kanyang killbone. At dyan napapasok si Gamora. Gamora spill. Yan. Oo na, kumbala sa'yo. Ayan, ideal pill. Meron tayong ideal pill. Ka-ready pa rin. Gamora spill. And umpisa na tayo magbigay ng B12 sa kanya kasi may special need siya dahil late siyang umuwi. Yan. So ang ginagawa ko po ganyan ang ano, tinuturo ko sa inyo, nilalagyan ko ng tubig. Pakita ko sa inyo. Oops, ayun, nakababad sa tubig ang ating Gamora spill kasi medyo may kalakihan yung kanyang capsule. Nasa zero siya. Size zero. So gusto natin ibalik kaagad yung ganda ng katawan ni Batgirl. Batgirl ha. Naghanap ako ng magandang pangalan niya. Ayan. So madami-dami akong isusubo sa kanya na Gamora capsule. Para makarecover ka agad siya. Kailangan niya ito. Ayan. Sa akin po ay ano pa naman ang aking kwan, still a journey, ano, yung pagdi-discover ng tamang pagkukondisyon. Wala pong perfect, ano, yung minsan meron tayong isang basher na nag-comment na nanalo lang daw ako isang beses, ako ay mayabang na. O ganun. Hindi naman po. Unang-unang po, mali po yung isang beses akong nanalo. Hindi po isang beses akong nanalo. And hindi ko naman po pinagyayabang. Yung sineshare ko po sa inyo, lalo-lalo na, ay ginagawa ko para sa mga baguhan. Yung aking natutunan, based on experience, yun po sineshare ko. Wala pong halong yabang yun. So, wag po kayong pikon o ma-offend kung ako po ay nag-share.
You can share also. Pwede po kayo maglagay ng inyong YouTube account and you can share whatever you want to share. So, ako rin po. Kung ano po yung pwede kong i-share, i-share ko. Because knowledge is made to be shared. Na po, hindi kailangan maging henyo para mag-share. Okay, peace po tayo. Peace. Peace. Paano ba yung peace? Tama ba? Ayan. So, ito po. Susubukan ko rin siya ng aking AFES. Ang aking lagi pinopromote na AFES. Yan. Yan, may AFES ka na. Kasi ikaw. Hindi ka kasi umuwi. And then, after ng AFES, talagyan po natin siya ng pinatawag natin na ideal pill. So, yan. Sa mga gustong tularin ng ating conditioning method, pinapangunahan ko na po kayo yung pong ginagawa ko ay depende po sa sitwasyon ko. No, ito po ang aking sitwasyon eh. Itong aking lifestyle. Late akong nakaka-uwi. Gabi ko lang sila nahawakan. No, hindi ko sila namomonitor. So, doon po, nanggagaling yung mga nilalagay ko, no? O binibigay ko sa kanila. Nanggagaling sa sitwasyon ko. So, hindi naman po pwede na perfect na kopyahin ninyo lahat. Pwede nyo kopyahin yung basic and you improve. Improve nyo po. Depende sa sitwasyon ninyo. Yan. So, hindi po tayo pare-parehas ng sitwasyon. Yun ang sinasabi ko. So, hindi natin kailangan na kopyahin lahat. But at least, meron po kayong basic, which means meron po ako mga gamot. Pwede nyo pong gamitin the same. Pero yung bilang at oras ng pagpapainom sa kanila, syempre po, pwedeng magbago yun. Depende sa sitwasyon ninyo. Okay? O ikaw, nakaintindi ka ba ng salitang Tagalog? Ilocano? Gusto mo? Mandyak maawatan mo, stay bagbagam. Okay, paimbag ha. Magpagaling ka na. At malayo-layo ang General Luna. Maraming tumututok sa'yo. Ha? Kagalingan mo. Ha? Make us proud. Okay? Next naman, ang ating simple. Yan. Napakasimpleng ibon. No, walang ka... Ano, dating-dating. Alam nyo, madalas ang mga ibon na walang dating, yun paminsan ang nagbibigay ng magandang kapalaran. Ako, naniwala ako dun. Meron mga ibon dyan na parabang unbeatable ang itsura. Hindi papahuli ng buhay, ika nga nila, no? Sa mata pa lang, nagliliyab na, sabi nila, no? Tapos, pagdating naman pala ng karera, ang nagliliyab yung panluto nung, ano, nung mga nakadampot sa kanya. No? Kasi inulam na siya. Nakupuog naman. So, yan po. Hindi katulad nung aking unang hinawakan na ibon na todong-todo ang mga sinubo natin. Siyempre po, hindi ko po siya bibigyan muna ng kung ano-ano. Kasi maganda naman yung hipo ng katawan niya. Hindi natin siya kailangan na sunugin o ubusin yung mga supplement sa kanya. No? Though hindi naman po nakakasunog ang mga to, ha? Ideal pill is an organic supplement. Gamora's pill is also for human. Ito po ay isang food ration para sa tao. No? Hindi ano... At ito ay napaka-mild lang na B12. Ayan. So yun, kapain nyo lang mga ibon nyo. And i-feel nyo kung anong pwedeng ibigay sa kanila. Yun ang tinawag, ang tinatawag at na-share sa akin ni Boss Vicente na observation. Yung observation ay importante. Pamaramdaman natin o i-feel natin yung kondisyon ng ibon natin. And maibigay natin yung pangangailangan nila. Okay? All right.
So ang loading po ng mga ibon natin ay Friday. Friday na, no? And ang release ng mga ibon natin sa karera ay Sunday. So Friday night na sa truck sila, Saturday night na sa truck din sila matutulog. And yun, kinaumagahan doon lang po sila papakawalan. So importante po na yung ibon natin ay una marunong kumain, ano, at makipagbaldaguhan, ano, makipag-agawan sa loob ng crates sa truck. Kasi pag hindi, malamang ay magugutom sila doon. Mabubuli sila ron. So dapat marunong sila makipagbardagulan, sabi nga. So yun, ano, isa yun sa mga pwede niyong paghandaan pag kayo ay magkakarga ng mga long distance race. Kailangan i-train niyo ang ibon niyo na kumakain sa crates at hindi mahihain, ano? O hindi yung tameme doon sa isang tabi, dahil pag ganun, malamang hindi makakakain, magugutom yun. Okay. So, kinakapa ko pa siyang maigi. Kung ano pang pwede kong ibigay sa kanya. Nasa 370 kilometers po ang ating next lap. General Luna to San Juan, La Union. Yan, more or less, ano po, kung straight point po yan, pero siyempre hindi naman, ha, dahil umiikot-ikot ang mga ibon, malamang nasa 400 din ang leader pa rin nila, o higit pa. So, anong kailangan ng ibon sa 400 kilometers? Yun ang dapat natin na aralin. No? Sabi nga na isang magaling din na nagturo sa atin na fancier o mentor, dapat naiintindihan natin kung ano yung mga binibigyan natin. Alam natin yung purpose ng mga yun. So, Tuesday night, Wednesday night, Thursday night. Ito na yung umpisa ng ating tinatawag natin na point, hindi pa pointing, ano, recovery na. Recovery pa rin, no? Recovery, then ang pointing natin is Thursday. Ayan. Okay. So, bigyan din po natin siya ng isang Beetle. Tagal ko inisip, no? Kasi I believe po kailangan na ng ibon. Dahil yung pagdadaanan niya mga training. Yan. Yun. So, yun lang mga kalapatid. So, mga kwento, at least meron na naman kayong update sa ginagawa natin na pagkukondisyon para sa ating pong nilawakan na karera, yung Battle of the Champions. So ito po isang limang lap na karera. Last lap is Matlog. Umumpisa po ito ng Sariaya Quezon, General Luna, San Andres Quezon, Pio Duran, and Matlog. So wish us the best. Wish me the best. Mga kapatid, sa kwento. Marami pong salamat. Until next time. Until tomorrow night. Happy flying. See you next time.